Magsitayo po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso at isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo po ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa ikinasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saanman. Sinasabi nila, isuplong natin. Pati matatali kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilinlang natin siya. Pagkatapos dakpin natin at paghigantihan. Subalit ikaw ay nasa panig ko, Panginoon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip, kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan.
Awitan ninyo ang Panginoon. Inyong purihin ang Panginoon. Sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy, batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Diyos ko, ang sa aki ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapahamakan, nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang na sa labi ng libingan. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Kaya't ang puon ay tinawag ko, sa aking kahirapan humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig. Umabot sa kanya ang aking paghibik. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo't umaakay. Sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan, nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa, kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, sinabi ko, mga Diyos kayo? Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastanganan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang Diyos, anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ako. Ang aking mga ginawa. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan,
Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na noong unay pinagbibindyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At do'y maraming sumampalataya kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin po natin ang mga katabi nating good morning. At sabay-sabay po nating pasalamatan, papurihan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Alam niyo po, nakakatuwa kayong makita. Iba-iba yung inyong expression. Iba-iba yung inyong mukha. Kapag tayo po ay nagbibigay puri, pasasalamat at pumapalakpak, alam niyo, kitang-kita. Yung iba, sige lang, makipalakpak lang. Yung iba, sige, sasabay ako. Pero yung iba, kahit naka-face mask, kitang-kita mo talaga ang damdamin nila na tila bagang may gustong sabihin sa Panginoon, na tila bagang may gustong iparating sa Panginoon. Noong pong Martes, o Miyerkules yata yon, ako po ay nagmisa sa Lemery, Batangas para sa isang dalaw ng Nazareno natin. Di ba ho, umiikot kagabi na sa Apalit, Pampanga. Kami, noong isang araw, Batangas. Alam niyo po, bago matapos yung misa namin, sa dami-dami ho ng aking mga naging pilgrimage mass na rin, bukod tangi yun sa Lemery, Batangas. Sabi nung pare, bago mag-final blessing, meron munang magpapatotoo. Magpapatotoo. Mag-asawa silang nagsalita. Pero yun ay tungkol doon sa babae na nagkaroon ng operasyon sa kanyang ulo. Muntik na siyang magkaroon ng aneurysm. Pero kinailangan pa rin siyang operahan. At alam niyo ang kanyang patotoo, silang mag-asawa ay kung paano sila niligtas ng poong Jesus Nazareno. At sana mga kapatid, yan ang huwag mawawala sa atin na araw-araw sa kabila ng maraming pagsubok at pagkukulang sa buhay natin, lagi pa ring maghari sa puso at isipan natin kung paano tayo ilang beses nang pinagaling, biniyayaan, iniligtas ng ating poong Jesus Nazareno. Muli nating palakpakan, pasalamatan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ah, alam nyo, kung pakikinggan ninyong mabuti yung unang pagbasa sa aklat ni Propeta Jeremias, makaka-relate tayo siguro. Marahil bawat isa sa atin dito, parang masasabi mo nung binabasa yung unang pagbasa, ay parang may ganyan akong karanasan. Parang pinagdaanan ko na rin yan. Ang alin? Yung ginawa nila kay Jeremias. Kung paano siya pinag-isipan ng masama, pinagtangkaan ng masama, at ginawan ng masama. Nino? Hindi lamang ng ibang tao. Ano ang sabi? Ultimong matalikong kaibigan, pinagtangkaan ako. Ginawan ako ng masama. Napakasakit. Ultimong siguro, kamag-anak mo, kadugo mo. Tinulungan mo, pinag-aral mo, pinakain mo. Ang siya ngayong gumagawa ng masama at mali sa'yo. Nalalapit na po,
Sa linggo, linggo ng palaspas, ang linggo ng pagpapakasakit ng Panginoon, maririnig natin sa mga susunod na araw kung paano dinanas ni Kristo yan. Mula sa kamay ng mga taong pinagaling niya, pinakain niya, tinuruan niya. Pero eventually, wawalangyain siya. Ipagkakanulo siya. Ngunit anong ginawa ni Propeta Jeremias? Imbis na gumante, lalo siyang kumapit sa kung ano ang mabuti. Lagi ko po itong sinasabi, paulit-ulit. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Huwag kang papatol. Laging may Diyos na hahatol. Anong sabi ni Propeta Jeremias? Ngunit, Panginoon, ikaw ay panig sa akin. Kasama kita. Ikaw ang nagpoprotekta sa akin. Ikaw ang lalaban para sa akin. Ha? At sa ating ebanghelyo, mismong ang Panginoong Hesukristo, ang siyang nakadanas din yan. Kaya nga nakakahiya na tayo ay ganun-ganun na lang susuko, na tayo ay magre-reklamo, magmamaktol sa Panginoon. Kung titignan ninyo, ilang Kristo na ang nasa harap natin ngayon, diyan sa likuran, may maganda tayong imahin. Ano pang ire-reklamo natin sa Diyos kung siya mismo nakaranas ng paghihirap, ng pagpapahirap sa mundong ito? Ngunit lagi nating tatandaan, kapag tinignan natin ang imahe ng Poong Nazareno, isang tuhod lang ang nakabagsak sapagkat siya'y laging handang bumangon mula sa pagbabagsak sa kanya, mula sa pagbagsak niya dahil sa pagsubok, dahil sa pagpahirap ng mundo sa kanya. At yun ang ating ipagdasal, yun ang ating hilingin sa Panginoon sa mga darating na mahal na araw. Holy Week na, next week. Sana naman, hindi ang nasa isip natin ngayon, saan kaya magandang mag-outing, saan kaya magandang mamasyal, saan kaya magandang magpahinga. Ang mga mahal na araw na paparating at magsisimula ay mga araw na kung saan patunayan natin, ipakita natin kung anong klaseng Diyos meron tayo. Kahapon ng umaga, muli nating ginanap ang I Thursday. Kung naalala ho ninyo, isang bagong programa ng ating simbahan, I Thursday. Yun ang ating feeding program para sa mga kapatid nating walang maayos, walang sariling tirahan, walang maayos na pagkain araw-araw. At nakakatuwa po sapagkat nadagdagan sila. Hindi tayo natutuwa dahil maraming walang magandang bahay at makain. Tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ipinibigay niya sa atin ang kanyang mukha. Ipinapakita niya sa atin ang kanyang mukha. Mga kapatid, buksan natin ang ating mga puso't isipan ngayong mahal na araw upang makita natin kung paano tayo ay ginagamit ng Diyos upang magligtas din, upang magtanggol din ng ating kapwa. Ang kabutihan mong ginagawa ngayon, ang kabutihang merong ka sa puso mo, ay hayaan mong gamitin ng Diyos upang kagaya mo, maligtas din niya ang ibang tao. Kaya sa pagpapatuloy ng ating misa, mga kapatid, araw-araw, huwag tayong mahiya, huwag tayong matakot, huwag tayong maging madamot na ipakita, ipaalam sa ibang tao kung paano tayo ilang beses, paulit-ulit na pinatawad ng Diyos, na nilinis ng Diyos, na minahal ng Diyos at iniligtas ng Diyos. As I always say, lagi tayong magpapasalamat
Be grateful. And the best way to be grateful is to be generous. Hayaan mong ang buhay mo ay magpatotoo sa kabutihan, sa awa ng Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo na patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta upang maipalaganap natin ang mensahe ni Hesukristo. Ang ating pong itutugon, Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito naway magpatupad ng kanyang misyon na ipahayag ang ebanghelyo nang walang pagbabago sa anumang aral nito, manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mensahe ni Jesus tulad ng libadora naway magpabago sa bawat aspeto ng ating buhay, manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano naway hangarin ang pagsupil sa sarili, lalo na sa panahong ito ng pagsisisi sa kasalanan, manalangin tayo. Ama ng patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga pagsubok sa buhay naway hindi makasira ng ating loob, bagkos makatulong sa paglago natin sa pananampalataya, manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang ipinagdarasal po natin ang mga kapatid nating walang maayos na makain at tirahan araw-araw, ang mga biktima ng iba't ibang kalamidad, trahedya, ang mga nawalan ng mahal sa buhay at hanap buhay, ang mga bilanggo, ang mga katutubo, at ang mga kapatid nating ipinangako nating ipagdarasal natin. Ama naming maawain, ipinadala mo sa amin ang mga pangaral ng mga propeta upang panatilihin ang aming pag-asa. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami maging laging marapat para ang paglilingkod sa iyong dambana ay aming maganap
upang sa paglahok naming lagi rito, kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Napawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay. Sa pag-ibig na kapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus, ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus, nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak,
Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, piliin mo pa rin maging mabuting tao. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na magtatanggol sa iyo. Ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtatanggap ay ang kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ni Simeon kay Maria.
ka talaga sa dalamhati at dusa ng anak mo magpabata upang lahat ay maligtas. Kami ay iyong isama sa hirap at pagdurusa. Kasama sa Kalbaryo, ani Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamhati at dusa ng anak mong magbabata upang lahat ay maligtas. Kung sa mundo ay pumanaw kami dalhin sa langit upang laging magalak. Ani Simeon kay Maria, kagaw ay nakatalaga sa dalamhati at dusa ng anak mong magbabata upang lahat ay maligtas. Mahal na Birheng Maria, kami ay iyong akayin. Damayan ng iyong anak, ani Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamhati at dusa ng anak mong magbabata upang lahat ay maligtas. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat, huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard lamang o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw ng pinagsaluhan naming paghahain. Manapay lagi nawa kaming ipagsanggalang nito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po kasabay ng aming pasasalamat sa inyong pagsisimba dito sa Quiapo ay ang aming pasasalamat sa inyong walang sawang pagbibigay ng tulong donasyon para sa iba't ibang gawain programa ng ating simbahan. Lalong-lalo na po para sa ating mga social services na ibinibigay natin sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang inyo pong mga pinansyal na tulong, maaari nyo pong ibigay direkta sa ating opisina. Ang inyo pong mga binibigay na in-kind donation, kagaya po ng bigas, noodles de lata, sabon,
Kulang na ho tayo ng noodles. Marami tayong binibigyan, hindi lang dito sa Maynila, kundi sa ibang lugar, kahit walang kalamidad at trahedya. At kagaya ng sinabi ko, tuwing Huwebes, meron na po tayong I Thursday feeding program ng ating simbahan. Ito po ay para sa mga kapatid nating naninirahan sa lansangan. Pinapakain sila, nililinisan, binibigyan ng katesismo. Kung kayo po ay nais magbigay ng prutas na pandagdag pagkain nila, Miyerkules ng hapon, doon sa Social Services Office, maaari nyo po yung ibigay. Para Huwebes, yan po ay idadagdag namin sa mga ipapakain natin para sa kanila. Salamat sa kabila ng inyong sariling kakulangan at pangangailangan. Hindi kayo nakakalimot sa paggawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.